Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonate, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ka lahat ng likes, comments, shares, lahat ng yan. Again, this is for Water Sign, Kapalaran sa Pag-ibig, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? Kunin mo na natin yung main energy mo for Water Sign. Hindi ito magre-resonate sa lahat ha, kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng Water Sign, energy ng Water Sign sa mundo. So we do have your Knight of Pentacles, the World, the Nine of Swords. Okay, so sa nakikita natin dito pagdating sa finances, okay ang flow dito na pinapakita. Kung hindi pa, yan ay malapit na maging okay. Kaya lang problema, with the Nine of Swords, maaaring hindi ka masaya. For now, medyo may lungkot kang nararamdaman, maybe homesick para sa iba. Kasi with the World, possible that there's a long distance na nangyayari dito. Possible na malayo ka sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, and there are times na namimiss mo itong mga taong ito. Okay? Pero pagdating sa finances, okay ito, nakakapagbigay ka pa nga ng tulong sa iba or meron ka pang maibibigay. Pero yung iba, hindi naman, I mean, hindi para sa lahat yung pagbibigay ng tulong nga. Pero sa nakikita natin, ibig sabihin, sobra-sobra yung blessings na meron sa'yo ngayon. Okay? Hindi man sobra-sobra, pero meron kang maitutulong sa iba. Pero nasa choice mo na yun kung magbibigay ka ng tulong or hindi. Okay, that's the energy. Which is, pagdating sa condition mo ngayon, not so very happy, hindi ka okay, kasi maybe you miss people in your life. Meron ka mga nami-miss. Yung nga, yung iba pwedeng may kinalaman sa family yan. Now, who is this person that you're dealing with? So, we do have here Four of Wands, the Seven of Wands. You might be married to this person, yung iba sa inyo. Pwedeng kasal ka sa taong to, pero pwede rin namang hindi. With the Seven of Wands, a very hardworking kind of person. Alam mo itong person na ito, hindi siya papayag na may mga masamang sasabihin sa iyong ibang tao regarding sa'yo. Okay? Ito yung tao na nakikita nating ipagtatanggol ka kasi with the Queen of Cups, mahal ka nitong taong to. And oo, pwedeng kasal kayo or may relasyon na kayo nitong taong to. Pero ito na, possible nga na may mga nagsasabi ng hindi maganda regarding sa'yo, pero wala siyang pakialam. Basta mahal ka niya, gusto ka niya. That's the energy. Actually, that is like, how would I say this? Knight and shining armor. Parang ganon. Although you are the Knight of Pentacles, kasi ikaw yung nagbibigay, pero itong person na ito, nagpo-protection naman siya sa'yo. Okay? Ano ang nasa isipan nitong taong to regarding sa'yo? Okay. I just saw the sun. We do have here the High Priestess, a soulmate connection. Ang nasa isip ng person mo is like, gusto niyang ibigay ang lahat ng best para sa'yo. This person with the Wheel of Fortune, parang hindi siya masaya sa sitwasyon niyo ngayon, gusto niya mabago yan. Gusto niyang may mangi. I feel like may relasyon na kayo nitong taong to talaga. And a mature relationship ang nakikita natin kasi hindi siya masaya kung ano yung meron sa inyo dahil gusto niya mabago ito in a better place, kumbaga. So, kung yung iba sa inyo, kung this is a long distance connection, gusto niya magkaroon ng paglalapit sa inyo, gusto niyang maibigay lahat ng best para sa'yo. Pero for now, baka yung iba, nalulungkot yung person mo kasi hindi niya maibigay itong mga bagay na gusto niyang ibigay sa'yo. Okay? And then, emotions ng person na ito for you. Yeah, this person really do loves you a lot with the Knight of Swords and the Ten of Cups. Mahal na mahal ka na itong person na ito. Kung meron man siyang iniiwasan, yun ay ang pagsasabi ng mga sikreto sa'yo. Na may kinalaman dun nga, dito with the Ten of Wands and the Four of Swords, yung responsibilidad, yan. Possible na hindi niya masabi sa'yo lahat. Hindi niya ma-i-open sa'yo kung ano iniisip niya, yung stress niya with regards to money or dun sa mga material na bagay.
Especially kasi maaaring ang pagkakilala niya sa iyo ay ikaw yung taong magiging masaya ka doon sa mga material na bagay. Maybe you are this person na mahilig sa gift, mahilig sa surprise, and then nalulungkot siya kasi hindi niya maibigay yung mga surprise na yun, yung mga gift na yun sa iyo, wherein dati na ibibigay niya ito. And then ngayon, hindi niya na ito maibigay sa'yo. Okay? So, nalulungkot siya kasi hindi kanya ma-surprise, hindi kanya mabigyan ng mga special na bagay ngayon. Not because of the money issues, but maybe because of the distance. Okay, yung iba. So, what will happen in the near future for the both of you? We do have here the tower and there's the three of swords. Tell me more. The King of Pentacles. Okay. Honestly, ang nakikita ko dito, there's an ending of a relationship. Okay? Kung magka-relasyon kayo, may ending ng relationship. Pero mas nakikita ko yon sa side mo na ikaw itong possible makipaghiwalay dito sa taong to. Kasi dahil dito sa advice ng maaaring tumutulong sa'yo or ikaw ito na tumutulong dito sa taong to. And with the justice, you believe this person so much, malaki ang tiwala mo sa advice niya, malaki ang tiwala mo sa kanya sa mga paniniwala niya. So possible na magkaroon kayo ng loose connection or pag-alis ng connection dahil sa sasabihin itong taong to. This could be a friend, a family members, or a mother, father figure. Okay? Alin man ito. Pero nakikita natin, maaaring may taong makapag-realize sa'yo kung bakit kailangan mong i-end yung relasyon mo dito sa taong to. Although maayos naman yung person na ito, maybe nandito siya sa stage ngayon na bumabagsak ang buhay niya, hindi nagiging healthy para sa inyo yung relasyon nyo dahil nagkakaroon ng problema. And pwedeng hindi na siya kasing taas before ng pagkakilala mo sa kanya, pagkakaalam nyo sa kanya. And then, this person might advise you regarding doon. And so, nakikita naman natin, nagkakaroon ka rin naman ng mga problemang nakikita sa relasyon yung dalawa at hindi ka na nagiging masaya. So, highly possibility na makipaghiwalay ka dito sa person na ito in the near future. Kasi possible na, hindi ka na rin naman ganon kasaya. Okay? With regards to pagmamahal, emotions, ang masasabi ko lang for me, it's okay. Kasi decision mo sa buhay yan. Mahirap naman na pilitin mo ang sarili mo sa bagay na hindi mo naman na talaga gusto. Hindi ka, alam mo yung breakup, hindi ka dapat maging guilty kung para sa'yo okay lang yung ginagawa mo. Kasi buhay mo yan eh. Siyempre, you want to be happy, you want to love a person na talagang mahal mo. Yung talagang gusto mong pagtuunan ng pansin, pag-aksayahan ng oras. Okay? So, yeah, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo, Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye.